Bali, tatlo yan eh. Batik PND, Batik Best of the 90s. Yan, dito ka. Of the 90, dekada 90. Well, yung BND galing po kay Direk Dito Kamara. Oh, so that is directing this? Sir Dito. Yung BND, siguro Bugoy and Darin, tapos Best of the 90s. So, yeah, well, ako po personally, 90s kasi yan yung era na doon ko nahanap na yung love ko for music. Growing up, yun yung mga nung medyo makamalay mukha ko at kumakanta ako sa classroom, yun yung kadalasang kinakanta ko po. So grade school kasi to, 90s? Yeah, grade 3, 4, 5. Aray, yung ira naman ako sa edad natin, yung 90s. Okay, Bugoy, 70s ka? Sorry na! Pwede rin. Old soul yan si Bugoy. Ang mga soul ano yan eh. Tama ba doon po? O solista yan eh. Kaya na. Ako po talaga, birthday ko is 1990, so 90s babies talaga ako. Baby pala, dati ko naman. So, actually po kasi dati kasi, tama ka po, yung dati sa probinsya kasi, pinapakinggan namin is AM. So, more on the old song. Noong nagkaroon po kami ng FM, doon ko po nalaman yung mga sila Brian McKnight, Boyz II Men, which is sumikit sila ng 90s, which is yun din nung genre tinatawag ko ngayon. So yung 90s yeah. Pala play a very vital role sa journey as a music person. Music ko po. Saan nga province mo na? Bicol po. Bicol, okay. So talagang, kasi yung 90s, nakaka-relate dyan ng 70s and 80s people. Alam nyo ba yun? Nagko-cover yan ng ganun. Ako relate na relate pa ako dyan, although I love 80s music, 70s. So, what crowd are you expecting sa September 14 sa Resorts World? To be honest po, noong una, pinag-usapan namin kung gagawin ba namin 80s or 90s. Mm-hmm. Kaya lang na isa rin sa reason why 90s dahil na napansin din namin na yung karamihan ng mga sumisikat na banda ngayon and songs ngayon, very heavy yung influence ng 90s. Like, for example, si Bruno Mars, karamihan ng songs niya nariringgan namin ng 90s na Bruno. So parang, I like yung yun, yung Ben and Ben, this band, December Avenue, parang bumabalik po yung band na yung ganung wave eh, okay. Na very 90s po. So naisip namin na baka pag 90s, ma-reintroduce namin yung mga magagandang songs ng 90s. And at the same time, mas madaling makarelate yung millennial ngayon dahil mga millennials ngayon kasi yun din naman, basically, mga narinig nila ngayon hit songs, may tunog 90s. Correct. You would like to add to that? Same lang, gaya-gaya lang. Sorry lang. The first question will come from a YouTuber na meron siyang 890,000 followers. Wow. Sorry lang yung 300,000 followers. Si Alan Sancon. Wow. Hi, good afternoon. Hi, Alan. Kumusta po? First question is, para kasing nakilala kayo as Tria, di ba? Yung Budagel, di ba? So what happened? Bakit parang dalawa na lang kayo? Where is Mike El Pangilinan on this concert? Actually po yung concert na ito po, kasi kaming dalawa ni Daryl, nag-show po kami sa Japan. So naisip namin na Morissette. Yes po, so wala po nun si Kel. So naisip namin na di kaya kung buha tayo ng collaboration ng concert. Nagkataon po na same din kasi po kami ng management. So with the help with our management, kaya po nangyari itong concert. Pero ano po, pero pagbalik po namin ng Pinas, nag-reach out din kami kay Kel. Hmm. Si Kel gusto rin niya. Akala nga namin aabot na tatlo kami. Kaya lang, parang nung sinabi namin sa management, nakapag-usap sila ng resorts. Tapos naset na yung budget, so hindi na umabot. Pero si Kel, being very supportive, kasama po siya sa, mag-guest siya sa concert. Wow! Tapos, yun, after ng concert, we're actually hoping na magkaroon finally ng tatong. So, one of clear things lang kasi parang may phone-in dito na magkalit-kalit pa nila si Mike. Parang wala kasi dito sa... Wala naman ang gumawa na. Actually, si Mike. Wala naman. Wala naman. Magkasama po kami ni Kel nung sa showtime. Okay. Tapos, itong sabi, best of the 90s, di ba? Particularly, ano yung mga favorite song niya ng 90s? Ako po, nung 90s, sila Brian, Boyz II Men, Michael Learns to Rap. Sila po talaga yung influence ko. Nasa ano po yan dati, di ba? Yung tape? Tape, di ba? Kasi tape. Pero talaga pinaka-influence
ko po talaga when it comes to music, sila Brian McKnight na Voice to Men. Pagbanda naman, Michael Lawrence Durant. Dahil? Ako, very, ano ko dati, maboy. Backstreet Boys, NSYNC. So 90s pa rin. 90s pa rin. Tapos, yung fan, yung airpod ko nun, lagi akong pinapakinig sa akin mga George Benson, James Ingram, Stevie Wonder. Mababa ng boses. So sabi ko, parang hindi ko siya masyadong feel kasi mas 90s. Pero later on, doon ko lang na-appreciate yung 80s and 70s. Pero yung kinalakihan, 90s po talaga. Pwede niyo bang i-reveal din, aside from Michael, kung may mga ibang mga guests kang aabangan or kung sino pa yung mga makakasama niyo rito? Si Katrina Villarde kasama ko. Kasi naging sobrang hindi yung cover namin ng One Sweet Day. So, which is One Sweet Day is 90s song as well. 90s, 90s One Sweet Day. Yeah, One Sweet Day is 90s. So yun. So yun. Si Katrina Villarde and of course, si Juris po. Juris. And the song Siren. So aside from that, ano ba, makikita rin bang aside from singing eh may kakaiba makikita sa inyo like dancing, may mga boys po ba? Abangan na lang po nila sa concert. kasi po kasama yung G-Force, so feeling ko pag sumasayo yung G-Force, kami yung nandun sa record. Kaya talaga, Si Bugoy, alam ko parang nakita na namin sumayaw minsan eh. Si Daryl kasi parang ikaw ba itatrain? Nakita niyo na po ako sumayaw, akala nila hindi sayaw. Pero for sure nakita. Last na lang sa'yo, Daryl. Kumbaga nakita namin yung existence ng ano mo, ng health mo from, di ba, medyo chubby-chubby na kaunti na nag-train down. I posted it nga eh. Sabi ko, one of the inspiration, anong diet yung ginawa mo to be able to magkaroon ng ganyang body? Ano, meron po akong hinire na parang dietitian / coach. Pero Japan-based siya. Pinoy rin. Weekly nag-check kami ng progress. Tapos merong app sa phone yung MyFitnessPal. Nilalagin ko lahat ng kinakain ko. So parang natuto rin ako magluto, mag-meal prep. Ako na nag-grocery, bibili ako ng manok, baka, ako na nagluluto. Tapos parang tinatrack ko kung ilang calories yung kinain ko ngayong araw. Medyo mabilis siya. Pero matindi rin ang workout. Five times a week, 4 to 5 times a week. 6 times a week. So, walang ganyan. Why you decide to, yan, yung magkaroon ng ganyan ng katawan, magkaroon ng magandang fit? Honestly, na-inspire ako nung nabuhay yung Budakit. Kasi before nung Budakit naman, nag-gym din naman ako, pero nung, well, may time na medyo, may, like yung ikaw lang ha, yung stay, yung kasama kita, medyo maingay yung mga songs na yun na kinanta ko. Tapos syempre nagkaroon ng stage na parang wala masyado nangyayari, wala akong material. Nung nagkaroon ng Budakit, umingay ulit. So parang na-inspire ako na parang second wind, parang sige, mas itoto ko pa ngayon. Kung meron akong pwede pang gawin aside sa pagkanta na pwede ko i-improve, eh nasa showbiz po tayo, syempre importante yung makete, yung marketing. So sabi ko, sige, since ako rin yung pinakamatanda sa grupo, dapat hindi ako magmukhang pinakamatanda sa grupo. Parang si Bobby mo ngayon. Kaya nagpapayat ako. Nagpapayat ako. Nagpapayat ako. Alas ko tanda rin. Siya po pinakuya sa amin. By what? By an... 32 na ako. By... Ikaw? 29 po. 29. Yeah! So may pakikita bang ganun? Kumbaga dahil... Fit siya. Oo, parang may sando effect ba? O parang may topless effect ba dun sa resourceful kahit malamig doon? Di ba? Natry ko po. Baka gawin ko pagka yung part ng kanta medyo mataas. Pakita ko na lang. Wala yung attention doon sa video. Pwede. Si Bugay naman, ano yung papakita natin sa... Ito na lang po talaga. Baka gusto mo rin mag-topless. Pero ako, actually po ako din na-inspire sa fitness mo. Na-inspire din po ako. Actually kasi silang dalawa, siya at si Michael, sobrang talagang nag-gym talaga sila. So na-inspire din ako mag-gym-gym. Kaso... Gym-gym. Ako kumaka. Actually hindi naman kasi ako malakas kumain. Payat ka talaga. Tumataba or
kumapaya. Problema mo tayo sa malakas kumain na. Hindi naman po. So, yun, nung nag-gym sila, si pati Shara, si Michael, na-inspire din, nag-gym din ako. May picture nga po kami na tatlo na ano, nakatapless. Pero ako po talaga yung nasa gilid, kalahati lang po. Bottomless daw siya para sa pati. Ano ba? Iced tea? Okay, thank you. Congratulations. Good luck, sponsor. Thank you, Alan. I understand the next set of questions will come from Miss Kate Adahar and random recruitment account. I don't need a mic here. Hi, guys. Curious lang kung ano to, both local and international ba yung kakantahin yun na 90 songs and ano yung naging process ng pagpili na line? Yes po, both international and local 90 songs po. Actually, napuko po yung line-up ng songs with the help po ng team and the management po to come up with the lineup of songs. Then, nagka-agree-agree na rin po kanina. Yun na yung songs na. Sobrang nahirapan po kayo sa lineup kasi ang daming magaganda pong 90s songs. So, like yung biro nga po ni Sir Jay. Siguro kung bakit tayo lang, bago lang pa yung 6 hours na concert pa. Mukhang talaga yun. Kasi sobrang daming magagandang kanta ng 90s. And if I may kiyabang lang, Miss Kate, this concert is produced and created by really the best concert people. We have Kate Valenzuela, Olive Zarate, Dido Camara being part of the production. So, talaga mounting nito will be really excellent. Sarang heyo! Konnichiwa! And curious lang din ako sa inyong dalawa and even with Butangel, kung paano kayo nagkahati-hati para yung mga parts ng songs nila na magbibigay talaga ng parang yung kanina din, nagsasanyasa, ikaw to, pero nakikita mo sa mata. Paano yun? Yung dynamic nun? Actually po, ang pinakamagaling din sa akin ay si Daryl po. Sa amin kasi, sa amin kasi natural na lang po na lumalabas na yung passion kasi namin, music talaga. So walang sapawan. Ang maganda nito, mapaganda natin yung kanta na sasakto sa kung ano yung strength ng boses mo, strength ng boses ko, strength ni Michael. Tapos pag nag-combine tayo, maganda. So walang sapawan, but purely music talaga. Sa hatian po, si Darin po talaga ang nagkahati-hati. Even the harmonization po, si Darin. Ah, talaga mga music pala si Darin sa ganyan ano. Tama po. And then, dahil po siguro dahil yung bago po ako napunta sa mainstream, meron akong group dati, Voices of Five. Pahit namin ang Voice to Men din. So nasanay kami na maghatian ng bars and then mga pa-facial. Tapos, kasi bukod din po sa pagiging singer, gusto ko rin tahakin yung production, so yung record producer. So very observant ako sa mga singers na kasama ko, like si Kel and si Bugoy. And even myself, yung weaknesses ko alam ko, kayang punan ni Bugoy, yung strength ni Mikel, dapat dito siya sa lugar na to. Like for example, si Bugoy very creative sa mga tono eh. Ang dami niya naisip na ad-lib. So, for me, mas maganda ilagay ko siya sa second or lulong part. Kasi dapat si Kel muna yung melody, ma-establish muna yung play ng melody. And then si Bugoy, kung may mangyayari iba, and then yung climactic part, whichever kung kanino man sa amin. And then parang ganun po siya nakikita. And last, ano to, every singer kasi iba-iba yung ways para alagaan yung boses. Ganun pa rin mga singers. Yeah. anong particular na ginagawa nyo para may bawal ba? Dahil lang na may concert. Hindi mo pwede sabihin tulog kasi insomnia ka eh. Ako tulog, tsaka salabat. Kaya ganun lang sa labat, is good, no? Pag kunyari may sore, medyo may sore po. Ako po, well, may sumiatic ako, so hindi po talaga ako natutulog. Ang water po, without, kasi yung mga iniinom natin na distilled and purified po, malakas po kasi yung sa acid. So, yung mga, hindi masyadong mataas siya. Ano yung pH? Ano yun? Yung ininom na water. Alkaline. So, wala po siyang acid. Which is, it causes acid reflux. Which is nakakasira ng boses. At the same time po, yung ginagamit ko po, may spray po ako na Camilusan. If you have swollen throat po, inaano niya. Tama. Yan po. Thank you, Ms. Kate. Yung lamang ko na meron kayong YouTube channel.
Natuwa ako kasi it sets two examples. So, nang una, nakapag-artist ka, hindi mo dapat iasa lang sa record label or sa network mo lahat ng trabaho. Pinakita niya na you have to do things for yourself. You can make things happen. Yan yung una, yung pinakita. Pangalawa, na baliktad kasi nangyari sa inyo eh. Sikat na kayo lahat, and although kaya niyong mag-solo, nag-combine kaya you put ego aside and then you create even better music. So, that's Thank you po. Anyway, ang tanong ko, very simple lang. Kasi di ba we see you upload songs sa channel nyo. So, yung mga mapapanood namin sa concert, more than 50%, as in exclusive to the concert, like first time namin mapapanood. Yes, actually yes. Tama po, parang wala akong ginawan po ng cover sa YouTube na nakakabahin sa concert. Except, may isa po. Kasi, siyempre si Kat. So, yun. Ako po, wala po. Kasi dalawa pa lang naman yung video na nag-upload. At least, na-perform mo sa Alponata National Television. Hindi pa po. First time po. Kasi mostly kasi yung mga kinakanta ko po, mga 2000 na, and kung hindi naman 2000, mga nasa 80s and 70s. Nung 90s talaga, wala pa. So, like, first time talaga, maririnig nila. Tapos siguro, kung sa ibang grupo na hindi galing sa solo na nagbuo, mahirap pag-usapan yung the end, yung katapusan ng isang grupo. Pero kayo, since kayo kaya nyo din namang mag-solo, do you talk about it na maybe we'll just do this a few more years and then we'll try to go back to our own careers? Or paano ba yun? Na pare, yun muna. To be honest po, ako personally, hindi ko pa naman talaga, hindi ko pa makonsider yung budakil na talaga umanay. Parang kailangan muna namin, marami pa po kaming kailangan patunayan as a group, as kami tatlo, na kailangan siguro magkaroon kami ng major concert and bumenta. So sa ngayon po, hindi ko pa nakikita na lumipad na yung budakil. So sana po umabot doon. And yung tanong niyo po na yung after ba noon, napag-uusapan ba na pwede mag-solo-solo ulit? Napag-uusapan din po. Kasi tulad din po na nabanggit na nag-start naman po kami ng hindi talaga kami grupo. So like Bugoy, existing naman yung Bugoy Trilon ng siya lang, ako, si Kel. So ngayon, ang aim namin ma-achieve, yung hindi namin ma-achieve mag-isa, which is yung Budakel. And then after that, hopefully, kung talagang lumipad siya, and maybe, syempre, as artist, iba-iba rin yung artistic preferences po namin eh. So baka dumating yung time na yung maturity niya as an artist, meron siyang kailangan gawin on his own lang. Then gagawin niya po yun. Si Kel, ganun din ako, ganun din po. And we're very open to that possibility. Yes. If ever man, i-bless kami ni Lord ng pagkakataon na lumipad yung budak niya po.